Magandang umaga! Lahat tayo ay may mga bagay na gusto na nating kalimutan. Yung mga mapait na karanasan, yung mga bayarin na utang, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung traffic. Pero seriously, may mga bagay na yung pagkalimot ay seryosong usapan. So for this morning, bigyang daan natin yung katanungan ng isa sa ating viewer. Doc, may tatanong lang ho sana ako sa inyo kasi masyado akong makakalimutin na ngayon. Senyalis na ba yun ng Alzheimer's disease? It is common for us to forget things once in a while. Pero sa mga nagkakaedad, special concern para sa kanila yung pagiging makakalimutin. Of course, hindi na bago sa inyo, sa pandinig ninyo, yung Alzheimer's disease. Ano ba ang Alzheimer's disease? Yun ang talakay natin for this morning. Ang Alzheimer's disease ay isang kondisyon ng bahagi ng mas malawak na diagnosis na kung tawagin ay demensya. Ang kondisyon na ito ay saklaw ang napakalawak na bahagi ng pagkatao. Kasama dito ang memorya, pag-uugali, yung pag-aanalisa, kapasidad na matuto ng mga bagong bagay. Lahat po ito ay concerned sa Alzheimer's disease. Although ang Alzheimer's disease ay mayroong ilang psychological manifestation, malinaw po sa atin na ito ay ibang-iba sa pagkasira ng bait. Hindi po ito psychiatric condition. Ito ay isang medical condition na kung tutuusin, walang pinagkaiba sa iyong hypertension, sa iyong diabetes. Ang Alzheimer's disease ay isang progressive condition. Ibig pong sabihin, habang umuusad ng panahon, patuloy itong lumalala at hindi na kailanman bumabalik sa normal na dating kinalalagyan. Wala pang complete cure for Alzheimer's disease. Ibig sabihin po, wala pang anumang gamot na pwedeng ireseta ang inyong doktor na lubusang mapapagaling ito. Ano-ano ang mga bagay-bagay na nagbibigay panganib para sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease? Kasama na po dyan ang pagkakaedad. Aging is an important risk factor for Alzheimer's disease, although hindi nangangahulugan na porket tayo ay nagkakaedad, magiging kakambal na ng ating aging process ang Alzheimer's disease. Number 2, pagiging babae. Mas mataas ng konti ang panganib ng mga kababaihan na magkaroon ng Alzheimer's disease kumpara sa mga kalalakihan. Number 3, matagal na panahon na hindi naging kontrolado ang hypertension. And number 4, paulit-ulit na pagkabagok o trauma sa ulo. Narito ang ilan sa mga sintomas ng Alzheimer's disease. Kabilang dito, ang pagkalimot kung paano gawin ang mga bagay-bagay na dati automatic naman niyang ginagawa, katulad ng pagluluto, pagbihis, pagdrive, paggamit ng telepono. Pagkalimot sa mga bagay-bagay na may relasyon sa oras, sa lugar, at sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Pagkalimot sa tamang gamit ng lingwahe. Of course, sometimes we see Alzheimer's patients na makalimutan na kung ano ang tamang terms for ordinary things. Number 4, matinding pagkalimot kung saan nilagay ang mga bagay-bagay at kung saan dapat ilagay ang mga bagay. And number 5, malaking pagbabago sa kanilang pag-uugali. Of course, we are familiar with the elderly na paranoid na sila, marami silang pinagsususpechan sa mga taong nakapaligid sa kanila, at one moment sila ay nagiging magagalitin, and at the next moment sila naman ay nagiging masayahin. So this drastic change in mood is also another sign of Alzheimer's disease. So ano ang dapat gawin kapag may suspecha ng pagkalimot? Remember, hindi po lahat ng pagkalimot ay Alzheimer's disease na kaagad, and therefore, it's important to consult your doctor right away. We can do what is called reminiscence therapy, kung saan kasama ng iyong mga mahal sa buhay, babalikan mo yung mga alaala ng nakaraan, mga litrato, mga memorabilia. You look at pictures of your loved ones and you identify who they are. You can also do music therapy by listening to relaxing music, by playing instruments, or by trying to compose songs on your own. Patuloy na makipagkaibigan, patuloy na makasalamuha sa ibang tao. Huwag mawala ng enthusiasm na matuto ng mga bagong bagay. In terms of diet, iwasan ang mga harmful fats. Try to eat mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids, kagaya ng salmon and tuna. Eat green leafy vegetables, and as hypertension is one of the risk factors for Alzheimer's disease, panatilihin pong lagi na nasa normal ang ating blood pressure. Alzheimer's is a serious problem that needs to be addressed. Dito nakakatulong din ang Circulan. It has garlic, ginkgo biloba, hawthornberry, and lemon balm. Ingredients na kailangan
laban sa sakit. I can only hope na nasagot ko po ang iyong tanong. I'm sure hindi pa naman ito Alzheimer's disease kasi kahit ako nga minsan nakakalimot sa mga bagay-bagay. But then, let us not forget. Hopefully, lahat tayo dadating sa edad ng pagtanda. And so therefore, let us all increase awareness about Alzheimer's disease. Hanggang sa susunod po natin pagsasama-sama sa susunod na Sabado.